isang 11 years old na batang Chinese, kailangang magpataba at magpabigat ng timbang para mailigtas ang kanyang magulang. Kaibigan, tara, alamin natin ang kwento patungkol sa katapangan ng batang ito. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka palang dito sa channel natin, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell icon para maging updated ka sa mga videos na kagaya nito. Nag-a-upload po tayo ng 3 hanggang 4 na videos kada linggo. Yun lang at maraming salamat po. Kaibigan, ating kilalanin ang batang si Lu Zikuan, 11 years old na nakatira sa probinsya ng Henan sa bansang China. Taong 2012, ang kanyang tatay ay nadiagnose na merong myelodysplastic syndrome. Ito ay isang early stage ng leukemia at sinuggest ng doktor na kinakailangan ng kanyang tatay ng bone marrow transplant. Pero tinanggihan ito ng kanilang pamilya dahil hindi nila kaya ang malaking halagang magagastos para sa operasyong ito. Gayunpaman, taong 2018, buwan ng July, ay lumuba ang kondisyon ng kanyang tatay at ito ay talagang nangangailangan na ng bone marrow transplant para mailigtas ang buhay. At sa kabutihang palad naman, ay sakto na ang panganay na anak na si Lu Zikuan ay match para maging bone marrow donor para sa kanyang tatay. Bagaman sinabihan ang bata na si Lu Zikuan na ang pagdodonate ng bone marrow ay nangangailangan ng maraming injections at kukunan siya ng dugo ng maraming beses, ay hindi nagkatubili ang bata at desidido siya na tulungan ang kanyang ama. Sabi pa nga neto na habang ang kanyang tatay ay hindi pa kayang suportahan ang pamilya nila, ay aakuin niya muna ang responsibilidad hanggang sa makarecover at gumaling ang kanyang tatay. Gayunpaman, sabi ng doktor, para daw maisagawa ang bone marrow transplant, kinakailangan ni Lu Zikuan na tumimbang ng at least 45 kilograms. At nung mga sandaling iyon, ang timbang lamang ng bata ay nasa 30 kilograms lamang. Kaya kinakailangan niyang kumain ng kumain hanggang sa makapagdagdag siya ng 15 kilograms at maabot niya ang kinakailangang timbang para sa operasyon. Kaya naman, ang 11 years old na batang ito ay kumakain ng 5 beses sa isang araw. Ang kanyang pagkain ay binubuo ng mga matatabang karne, kanin, at umiinom din siya ng gatas. At dahil nga sa hirap sila sa pera, ay madalas ay mga discounted na karne ang binibili ng kanyang nanay sa palengke. At pilit na kumakain nga itong si Lu Zikuan kahit minsan ay hirap na hirap na ito dahil sa sobrang kabusugan. Sobrang desidido siyang magpataba at magpatagdag ng timbang dahil para sa kanya ay hindi kakayanin ng kanilang pamilya kung sakaling mawawala ang kanilang tatay. At sa patuloy niyang pagkain ng marami ay malapit na niyang maabot ang kinakailangan na timbang para sa operasyon. Pero pinaplano niya pa rin patuloy na kumain ng marami dahil sabi raw ng doktor ay kung mas bibigat pa siya sa 45 kilograms o mas tataba pa siya ay mas magiging mabuti ang operasyon. Sa kanyang pagtaba ay nagsimula na ring asarin siya ng mga iilang bata sa kanilang paaralan. Gayunpaman ay hindi na lamang ito pinapansin ni Lu Zikuan dahil para sa kanya ang pinakamahalaga ay ang mailigtas niya ang buhay ng kanyang tatay. At sa ilang mga buwan na pagkain niya ng marami ay sa wakas ay naabot na niya ang timbang na 48 kilograms. At handang-handa na siya para sa gagawing bone marrow transplant. At sakto nung mga panahon din na iyon ay nakatanggap din ang kanyang tatay ng 900,000 yuan. Galing naman sa mga mabubuting tao na nag-donate ng pera para panggastos sa gagawing operasyon. At bago ang operasyon ay tinanong ang bata ng isang reporter kung nakakaramdam ba siya ng takot sa mangyayaring operasyon. Pero matapang na sumagot si Lu Zikuan, sinabi niya na hindi siya natatakot dahil may anesthesia naman daw. Isinagawa ang bone marrow transplant noong September 9, 2019. Isinagawa ito sa Peking University People's Hospital sa Beijing. At sa awa naman ng Diyos ay naging mabuti at naging matagumpay naman ang operasyon. Ang bata na si Lu Zikuan ay naging sobrang hina pagkatapos ng operasyon at kinakailangang manatili sa ospital para magpalakas.
Nakakapag-usap naman sila ng kanyang tatay gamit ang telepono. Ang kanyang tatay naman ay nagpapalakas din matapos ang operasyon at sinabi nito na malaki ang utang na loob niya sa kanyang napakatapang na anak dahil sa pagkakaligtas ng kanyang buhay. Sobrang pinagmamalaki niya ang katapangan ng kanyang anak at sa pagiging responsable nito sa murang edad. Naikwento din niya na kahit kailan daw ay hindi raw ito humingi ng mga bagong laruan o mga bagong damit at halos nga raw ay hindi rin ito humihingi ng pera. Sinabi rin ng tatay ni Luzi Kwan na nais niyang gumaling at lumakas ng mas maaga at dadalhin niya ang kanyang mga anak sa mga bundok para makipagbanding. Inaasahan rin niyang magkakaroon ng magandang pahinga ang kanyang bayaning anak na si Luzi Kwan. Ikaw kaibigan, ano ang kaya mong gawin para sa iyong mga magulang? Share mo naman sa amin dyan yung sagot mo sa may comment section. Kaibigan, bago natin tapusin tong video na to ay shoutout muna kila Isan Benayres, Danhil Iipio, Mateo Gaming, God Whisper, at shoutout din kila Reco Play Lover, Mark Anthony Martinez, Stephen Gamer 07, at Elsa Macaso. At syempre, shoutout din sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta dito sa channel natin. Maraming salamat po. Pero syempre, kung nagustuhan mo tong video na to, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe ka na rin dito sa channel natin. Maaari ka rin mag-iwan ng komento o iyong opinion dyan sa may comment section. Kaibigan, maraming salamat ulit sa panonood. Maraming salamat sa oras. Hanggang sa susunod pa nating mga videos, paalam!